Hello everyone! For today's video is the Nati Nola. Happy watching! Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. Ito po guys ay malaking isda na dala ng aking brother-in-law galing Antique. Bagong huli lang doon, andi nag-flight check agad. Kaya it's a chance, dinala niya. Kaya itong isda na to ay bagong huli at sinakay sa aeroplano. Kaya nakarating sa Maynila from Antique. Ito ay ating sasabawin. Ito ay requested ng aking asawa, nagsabawan daw ng madami. Kaya ngayon, sasabawan natin ito ng marami. Ito guys, iyakin mo nang igigisa. Igigisa ko muna mga spices para mas malasa at makawala ang lansa ng isda. Kasi usually pag nagtulak tayo ng mga isda na hindi malalansa, ay dinadirect na natin na magpakulo kagad ng tubig. Pero ito ay igigisa ko muna ang mga spices. Lagyan ng tubig, pakuluan, tsaka ko ilagay ang isda. Plano ko rin sanang isama pag-isa yung isda para hindi malansa, para mawala yung lansa. Kaso lang naisip ko baka madurog dahil ito ay belly part, so wag na lang kasi baka madurog yung isda pag igisa ko. Kaya after kong isa yung spices, tubig na lang muna pakuluan. Kunti lang ang kamatis na aking nilagay, isa lang, kasi ang mahal naman talaga ng kamatis ngayon, sobra. Ang isang piraso na ganyan, almost 20 pesos. Diyos ko, ang mahal ng kamatis ngayon. Kaya magtipid na muna tayo sa kamatis habang mahal pa. Dahil may time naman na season talaga ng kamatis na mura. Kaya doon na tayo bumawi ng maraming kamatis pag mura na. Ayan, madami talagang sabaw. Alam ko maraming makakapansin ba't ang daming sabaw. Ito ay request talaga ni asawa ko na maraming sabaw dahil makisabaw siya. Kasi nga ngayon ay ang trabaho niya nagpapagawa sa aming paupahan. Kaya mabigat ang trabaho, more on pawis talaga. Kaya kailangan may pang replenish, may pang palit sa pawis. Kailangan humigop ng maraming sabaw. Ayan, pakuluin muna natin ang tubig. What do you call this kind of fish, guys? Ang sabi ni Nana, ito daw ay tawagin na suno sa amin sa Leyte. Sa inyo, anong tawag niyan? Ito ay hahaluan ko ng upo at sitaw. At lagyan ko rin ng malunggay, syempre. Maraming gulay, mas healthy. So the water is already boiling. Kulong-kulo talaga ito, guys, para talagang manunuot sa sabaw yung lasa ng mga spices. Ngayon, ilalagay ko na yung isda. Isabay ko na rin ang gulay, upo at sitaw kasi ang isda natin ay madaling madurog dahil ito ay belly part. So ilagay na natin ang gulay. Kilala nyo ba itong gulay na ito, guys? Ito ay sibo-sibo. Ito ay hinahalo din sa mga tinola. Masarap ito galing sa garden ni nanay. Pinakuli ko pala ang sitaw, guys. Hindi ko sinabay doon sa isda at upo. Para ang sitaw ay half-cooked pa rin. Crunchy. Kilala
Kilala nyo po ang dahon na ito, guys. Ito ay dahon ng dulaw. Tawagan to sa amin sa Bisaya, sa Leyte ay dulaw. Masarap siya ihalo sa mga tinula at saka mga ginataan, pampawala ng lansa, at saka yung aroma niya ay napakasarap. Kung maalala nyo po, yung ating mga ninudong, mga lula natin magluto noon, kakaiba yung amoy ng kailang niluto. Napakasarap. Yung native way of cooking, tapos yung mga spices nila ay galing din sa mga garden ng mga leafy spices. Napakabango noon. Yun dulaw. At ngayon, ay lalagay ko na rin ang ayan, malunggay. Very healthy vegetables. Ayan, maraming sabaw, maraming gulay. Ayan, asawa ko, ang request mo. Naamoy ko na yung lasa, amoy ng dulaw, guys. Yung amoy ng dulaw na amoy ko na. Mananatin din, okay na. Amoy na amoy ko yung dulaw. Yung dahon ng dulaw, ang bango kasi. Bango, tikman na natin. Luto na. I-off na natin ito. Ayan na, kumuan ito ng ating fish with tinula, lapopo, malunggay, sitaw, at may kunting sibo-sibo, at dahon ng luya or dulaw. Ayan, off na natin. Okay na ito. Nadurog. Ayan, nagpiprepare na po ako ng kanyang baon. Ayan, sabaw talaga. Ayan po, maraming sabaw. Sobrang init po talaga ngayon ng panahon. Kaya dun sa aming pinapagawa ay napakainit din. Kaya kailangan humigop ng maraming sabaw, uminom ng maraming tubig para hindi po ma-dehydrate. Ayan po, his lunch is ready, cooked, and packed with love. Ayan, ganyan tayong mga misis, maasikaso, maalaga at mapagmahal sa ating mga partner, sa ating mga asawa. Po, ready na ang kanyang baon. Thank you for watching po, guys. Thank you.